Ay, taga muna. Ito na. Magandang umaga, Philippines. Medyo na-delay tayo ng pasok. Na-delay ho tayo ng pasok. Magandang mga umaga sa inyo lahat. Araw ho tayo ngayon ng Thursday. Ito ho'y, anong petsa ngayon? Adosin na ho tayo ng buwan ng Agosto 2021. Magandang umaga ho, Philippines. Magandang umaga ho sa atating tagapakinig. Abay, napakarami na hong mga nabibigyan na ho ng mga ayuda dito ho sa iba't ibang bahagi ng Metro Manila. So far, so good. Base ho sa assessment ng Department of Interior and Local Government, maganda-ganda ho ang kalakaran. At sana ho eh, magtuloy-tuloy niyan. Bagamat napakarami ho ngayong mga aligas-gas na pumuputok. Ito hong DOH na naman at dahil na. Meron daw ho nakitang something like 67.3 billion na ano ba to? A news fund? Na dapat sana eh gagamitin pang COVID. Sinabi ho ng Department of Health, hindi! Well documented yan! Ay, teka muna. Eh, ang dami hong mga nagre-reklamong health worker, Mr. Secretary eh. Nothing against you personally. Kaibigan po natin yan, si Secretary Duque. Pero kapag ganito hong may mga nagre-reklamong hindi nababayaran health worker, may makikita tayong ganyan na may aming-aming, eh, tataas talaga kilay natin. Magtatanong talaga tayo. Ipinambili daw, sabi ni siya. What is that? Your word against the COA word? Hindi ba? Your word against my word? Ganun yun eh. Hindi ba? So ano ho talaga? Alaka naman nag-invento ang COA. Hindi ba? Okay. Nasa ano ngayon ang burden? Nasa Department of Health. Patunayan nyo ngayon. May akusasyon eh. Asan itong 67.3 billion ha? Billion. As in, bravo. Nako. Billion. As in, baboy. Buti pa dyan, may baboy. Sa palengke, parang bihira baboy. Napakamahal pa. Kung bibili ka. Ay, paliwanag nyo ho yan. Dahil napakasakit, Kuya Eddie, talaga. Nang ganitong mga akusasyon. Ano ba? Well, tingnan ho natin. Kasi nananalig pa rin ho ang marami sa sinasabi ng Presidenteng Duterte, Pangulong Duterte. Konting alingaskas lang, konting usok lang. Di ba? O now, sorry ho ha, pero napakarami na hong usok na nanggaling sa DOH eh. Di ba? Walay. Walay pa rin. Wala pa rin ho nangyayari. Eh bakit ho ganun? Eh tayo ho'y nagtatanong lang. Di ba? Tayo ho'y nagtatanong lang. Di naman ho tayo nagmamando, di naman ho kasi tayo magaling. Nagtatanong lang ho tayo. At ito hong dinidiscuss ko ngayon, based on what the COA found out. Di ba? 67.3. Di ba? Ito daw ho, dapat nung ano, nung 2020 pa, pinambayad sa mga health worker. Ang dami ho nating reklamo eh, mula sa mga health worker eh. Ilang beses na ho tayong, ito na naman. Si Ginoong Milbert Reyes, ang Pangulo ng Philippine Nurses Association. Mr. Milbert, pasensya ka na. Makulit ako, ha? Anong balita? Okay. Ang dami niyo palang pera, 67.3 billion, eh. Pambayad daw sa mga health worker. Oo nga po, eh, no? awa po ng Diyos, may mga nakakatanggap na ng mga benefit for nurses. Okay, compared sa last time na nag-usap tayo, may development na. Meron na po. Meron okay, kaya kinuha kita eh, para malaman ko ang sitwasyon. Alright, so ano ang sitwasyon ngayon? Compared dun sa last time na nag-usap tayo, umuusad na ngayon? Yung mga nagreklamo po sa atin na wala pa silang natatanggap, nakatanggap na ngayon. Good. Pero wala good pa yung mga for this year, no? Yung 2020 na release na po. Yung iba, meron pa rin hindi, pero hopefully siguro susunod na din sila. Ang nagiging problem na lang po siguro yung para sa mga nagkakasakit na health workers, okay, yung compensation benefits nila kapag nagkasakit sila. Kasi ano yung natanggap nyo? Ano yung natanggap nyo? That is for 2020, Melbert? Yeah, Okay. Paano yung mga sumunod na araw, mga sumunod na taon, sumunod na buwan? How is that?
Yung 2021 kasi, alam ko, parang nasa DBM pa eh. Okay yun. Pero ito bang natanggap nyo for 2020? What is this? Allowance, weldo, hazard pay? Hazard pay and special risk allowance, yung SRA, natanggap na nung mga nurses natin. Okay. Kulang pa rin. Meron pang hindi na ibibigay for 2020? Meron pa yung mga, siguro yan yung mga budget na for compensation and benefits. Kasi pag nagkasakit yung health workers natin, yung mga nurses, binibigyan sila ng 15,000 kung mild eh. Pag moderate, 100,000. Pag okay. Naman ay 1 million. So siguro yan yun. Kasi may mga hospital pa rin na hihingi ng tulong sa atin para sa DOH na i-follow up yung kanilang application for that eh. Okay. Doon ba sa mga pagkakaalam mo na nagkasakit ng mild, na critical, namatay, may mga nakatanggap na ba ng compensation? Natanggap ba nila? Meron na po. Meron na. Pero meron pa rin naghihintay doon sa matatanggap nila. Oo. At ito ba naman eh, alam mo, Melbert, may mga nagtitext sa akin, baka ibibigay nga yung compensation ninyo, pero kailangan nyo muna mga 74,000 clearances, pati kay Vladimir Putin, hihingi ka ng clearance, at kay Joe Biden, baka naman, yung palang gastos mo sa pamasahe, kulang na dun sa tatanggapin mo. Hindi, dapat, uniform lang yan, madali lang yan, di ba? Oo nga, so sana po pagka clinical abstract lang, pirmado ng doktor, yun na eh. Meron pa rin, marami po nga hinihingi na requirements yung... Oo, parang ayaw ibigay eh, no? Parang pahihirapan ka muna hanggang sa sumuko ka. But, fortunate enough, may mga nakatanggap naman. Pero Diyos ko, anong butas na karayang mang pinagdaanan nila? Kasi, alright. So sa ngayon... Kasi nababalitaan natin, nakita mo naman yun sa Indonesia, 100 doktor noong July, patay. At hindi malayong mangyari sa atin yan, dahil, wag naman sana, dahil grabe ang Delta eh. And I can imagine, alam mo, ang sorry to say, pero ang pagmamahal ko sa mga frontliner, nakikita ko yung mga hirap nila eh. Dahil sila yung naka-expose sa bala, kumbaga sa gera, sila yung nasa frontline, sila yung unang tatamaan ng bala eh. So marapat lang siguro, I don't know, correct me if I'm wrong, marapat lang na bigyan mo ng uniformia, bigyan mo ng helmet, bigyan mo ng magandang baril, bigyan mo ng magandang combat boots, kumbaga, bigyan mo ng magandang armas, di ba? Yan, alam ko, yan po yung isa sa inilalaban pa ng ating mga health workers, ano? Yung mga allowances, katulad ng transportation. Yan, isa yan. Meal allowances, yun po yata ang hindi pa natatanggap ng ating mga health workers. Oh, okay. Now, ano ho ang sabi, Melbert? Ano naman ang sabi ng DOH? When will that be? Hindi naman tayo nag-aapura, pero pera mo naman yun eh. Hindi naman pera ng ibang tao yun eh. So, marapat lang natanungin mo, di ba? Kung kailan. No? Give Caesar what's due Caesar, di ba? Oo. Wala pa po kami balita eh. So, sana po soon. Nila. Ang moral ng mga nurses, Melbert, yun ang worry ko eh. Yung bang stress, yung overwhelm, yung mga bumibigay na... Kamusta kayo? Okay naman kasi wala naman pong ibang gagawa niya kung hindi yung ating mga health workers. Pero dahil sa pagod, mga 40% sabi ng Philippine Private Hospital Association, yung nag-quit na at umaalis sa hospital kasi siyempre pagod ka na, hindi ka pa well compensated. Di ba? May hangganan ng tao eh. So siguro yun na rin yung nagiging dahilan. Is that a big percentage, yung 40%? Malaki yun, ano? Bahala yun. Kasi ma-overwhelmed yung mga natitira. Magkakaroon ng mabubugbog. Sobrang dami ng trabaho. Mabubugbog. Paano yung mga nag-resign? Anong ginagawa? I mean, hindi naman sila mamamahinga lang sa bahay, no? Applying abroad or whatever? Abroad, call centers. Alam mo kung call centers kasi sa hospital, 20,000 or less eh. Pagdating sa call center, pang 40,000 minimum. Actually. Pero ang problema sa call center, masyado kang prone sa ano, dahil I don't know if you can work from home sa call center, hindi ko naintindihan yan. Pero masyadong prone doon. Naka-work from home na rin yata yung ibang call center. Biro mo, pag work from home ka, 40 milang sweldo mo, wala kang pamasahe. Ang pagkain mo, kung ano-ano lang, pwede. Magdila-dilata ka lang sa bahay, okay na eh. Wala kang damit na gagastos yan, hindi ka mag-BBS, di ba? Ay talagang malaking bagay. Maiinggan niyo yung mga health worker na mag-quit. Tama po, tama. Oo. Pero sa ngayon,
sa dami ng kaso ngayon, sa laki ng kaso ngayon, kaya pa ng ating mga frontliner na mga health worker in spite of the 40% na sinabi mo? Kinakaya kahit hindi kaya. Oo. Wala naman kasing kailangan kayanin, Sir Vicky. Oo. Kasi parang, well, yun na nga no? Kinakaya nyo kahit hindi kaya. Sana man lang yung mga kinaukulan, ibigay naman yung nararapat sa inyo. At least kahit papano, maiibsan yung pakiramdam mo di ba? Gagaang yung katawan mo na well compensated. Pag nagkasakit ka, hindi ka mag-aalala, sasagutin ka ng gobyerno. Sana ganun, ano? Guaranteed. Tama po, Sir Vic, no? Sana mapansin naman nila yung hirap, sakripisyo at bagon ng ating health workers, ano? Oo. Wala. Tsaka alam mo, sa totoo lang, ha, ito, hindi dahil sa kaus. Pag nagda-drive ako, nakakakita ako ng mga nakascrab na naglalakad sa kalye. Wala eh. Tumitindig yung balahibo ko eh. Parang, Diyos ko, wala bang shuttle? Wala man lang bang, may ba, yung mga ganon? Sana nakikita ng mga otoridad yon yung nangyayari sa inyo na, hindi naman lahat kayo de auto, no? Opo, hindi naman lahat. At siyempre, hindi naman po lahat ay galing sa maaluan na pamilya. That's right. May naman tayong mga nurses na pinilit paging nurse para magkaroon ng magandang buhay yung kanilang pamilya. Oo. Pero hindi nga makakita ng magandang oportunidad dito sa bansa natin. Oo. Kayo ba, magmula nung huli nag-usap tayo, may nakaugnayan na ba kayo? I mean, was that correct? Si Grace po ba kinausap niyo o si Tito Press? Si Senate President? Patungkol sa mga... ang kinakausap po natin, mga agencies ng government, yun Dole po, Deep Department of Health, 9DPM. Hanggang doon din lang naman sa usap Sa lahat din naman, di namin maramdaman yung... Oo, kasi kung alam mo, may pa, I don't know if you know this, pero I'm sure, may panukala kasi si Senate President noon na kapag medical nursing courses, libre lahat, may ganun siyang panukala eh. So kung bibigyan yung mga mag-aaral ng medical at nursing courses, bibigyan niya ng libreng matrikula, the more na, di ba, dapat niyang asikasuhin itong mga naka-duty na ngayon at medyo may problema, di ba? Alam mo, Sir Vic, libre na ang tuition ng medicine at saka ng midwifery sa Department of Health. Pero hindi ang nursing. Hindi ko rin alam kung bakit. Hindi ang ano? Ang nursing. Ang nursing. Wala pong scholarship ang nursing eh. Alam ko. Bakit ganun? Hindi ko din nga po alam. Meron po ang midwifery, meron din ang medicine. Pero hindi po ang nursing. Siguro sa dami na nag-enroll sa nursing. Malaking pera yun eh, siyempre. Kung marami kayo nag-i-roll, malaking pera yun. Hindi ko ililibre yan. Parang ganun ba? Di ba? Obviously. Okay. Anyway, sige, basta, Melbert, pasensya ka na, tinistorbo kita palagi. Pero, you know, I'm just concerned about you people dahil alam ko kung paano hirap na dinaranas nyo eh. Paano yung panganib na sinusuong nyo? Araw-araw kayo nakaharap sa mesakit eh. Di ba? Nagkakanda, ang dami na kang tinatamaan eh. Parang, ewan ko ha, ultimo doktor, mga doktor, tinatamaan. Kanina may bagong balita, may doktor na naman na tinamaan. Ayoko na lang i-mention kung anong ospital. Sir B, sa Cebu, 100 health workers. Yun. Ilan? Diba? 100 plus. Kita mo? Ang tinamaan, diba? Kagaya nun, tinamaan na kagad ng sakit yun. Will they receive on time yung compensation na para sa kanila? Habang may sakit, wala yung compensation. Saan ka kukuha ng pambili mo ng gamot? Tama po yun, Sir Bacon. Di ba? Oo. Kumbaga parang hindi na nga dapat. Sa sobrang komplikado ng trabaho ng health workers ngayong may pandemic, iisipin mo pa yun pang sa pamilya mo, pag nagkasakit sila, pag nagkasakit ka, di ba? So, ganun katirap po maging health workers dito sa Pilipinas. Isipin mo ang hirap mo, health worker ka na tinamaan. Nagkasakit ka na, iintindihin mo yung sakit mo, saan ka kukuha ng pambili. Iisipin mo, baka mahawa yung pamilya mo. Iisipin mo, paano kung maliit ang bahay mo? Wala kang solong kwarto, wala kang sariling banyo. So the stress is there, di ba? Oo, tama po, Sir Dick. Jesus Mario, ako'y parang... Anyway, Melbert... Again, ha? Sa uulitin, huwag ka magsasawa, ha? Pag tinatawagan ka namin, ha? Para makarating sa kinaukulan yung mga reklamo mo, ha? Opo, Sir B. Salamat. Mag-ingat kayo.
Thank you, thank you. Si Melbert po yan, Melbert Reyes, Pangulo ng Philippine Nurses Association. Yung mga ganon, tapos may mababalitahan kang merong, ano ba yun, underspend na 63, how much is that? 67.3 billion. Anyari, di ba? Anyari. Naku po, Diyos ko. Teka muna, bago tayo magtuloy, we have 10:22 in the morning. Alamin natin ang balita malalaman sa Nino Aquino International Airport. Report from Patrol 45, Raul Esperas, winner intro. WIZ Patrol 45, Raul, go. Palimik, Go. Kembot ang bote. Go ahead. Palimik. Go ahead, Raul. You're cutting in 5x5. Teka muna, iikot muna si Raul. Iikot muna siya ng isang runway para gumanda signal. Pare Raul, 45 from Dalino Aquino International Airport. May delay. Sige, go ahead, Raul. Go ahead. Ulit. Hiyas. Hindi delay yan eh. Nagpuputol-putol eh. Pa-contact mo ulit kung ano man ang ginagamit yung komunikasyon para malinaw. At I'm sure importante ang balitang yan ni Patrol 45 Raul Esperas mula dyan sa Nino Aquino International Airport. Isa pa ho yung mga lugar na yan na hindi pa natin nadadala. One of these days, titingnan natin, kamustahin natin yung ating kaibigan, si Airport General Manager Raul, go ahead. Okay, sige. Medyo masama ang panahon siguro, ha? Or malakas ang hangin. At hindi ho makapasok yung komunikasyon. Si Raul Esperas po, yan po yung naka-assign. Mamaya, malalaman din natin. Aba, ito hong si... si Airport Manager Edmond Real, ha? Makamustahin natin. Alright, Raul, 45, please come in. Wala pa rin. Awampay. Diba? Wala pa rin. Oy, si Mayor Isko Moreno, ha? Mayor, get well soon. May sipon at ubraw, eh. Sana nga, dala lang yan ang papalit-palit na panahon. Talagang wala, eh. Tatamaan ka talaga ng ubot sipon, eh. Ulan-araw, eh. Get well soon, ha, Yorme. Get well soon, Yorme. At hangad namin ang iyong agarang paggaling dahil napakarami talagang trabaho. Napakarami yung inaasikaso ng alkalde ng lungsod ng Maynila. Alright, Patrol 45, go ahead. Palimbik, good morning at good morning sa ating mga tagapakinig. Patuloy ang pagsasanay ng PNP Aviation Security Group, anti-terrorist and anti-hijacking group. Sang-ayon kay Colonel Ariel Asuncion, ang commanding officer ng PNP anti-hijacking unit o Special Operations Unit ng Aviation Security Group, ang kanyang mga tauhan ay patuloy sa kanilang proficiency o firearm proficiency test din sa iba't ibang mga senaryo sa loob ng paliparan maging sa loob ng eroplano sa kabila ng pandemya na naranasan sa buong mundo. Sinabi ni Colonel Asuncion na wala silang panahon na magpahinga. Lahat ng pagsasanay ay dapat nilang gawin, lalong-lalo na bawas ang biyahe ng mga international at mga domestic operations. Ipinahayag ni Colonel Asuncion na dapat ay laging handa ang kanyang unit, hindi lamang sa mga hijacking o mga terrorist activities, maging sa tinatawag na active shooter na maaring manggulo sa ating paliparan sa buong bansa. Correct. Dahil tamang-tama yung sinabi mo, Raul, at ni Colonel, habang maluwag ang airport ngayon, they have all the time para mag-training, ano, at mag-insayo. Dahil hindi natin masasabi ang isipan ng mga, alam mo na, yung mga kalaban ng katahimikan na anytime yung bubulagayin ka, eh. Bubulagayin ka, di ba? Ganun yan, eh. Hindi naman magwa-warning yan, eh. Pati yung kanilang intelligence monitoring correct at gathering ay patuloy upang ma-check na ligtas ang lahat ng mga biyahe at dumaraan sa ating paliparan. Yung koordinasyon din sa PNP outside unit
ay patuloy, ganyan din sa mga airport police unit na kanilang multiplying force para mapanatili ang kaisaan sa ating paliparan. Mahigit sa 90 paliparan, commercial at private airport ang kanilang binabantayan upang ma-check na lahat ng lilipad sa himpapawid ay ligtas at walang banta ng hijacking o terorismo. Oo, mabuti na yun. At congratulations sa kanila. Anong tawag sa kanila ngayon? Alam mo, nung kapanahon ko, ewan ko kung inabot mo, Raul, Absicom eh. Si General Piccio. Natatanda mo si General Piccio. Oo, inabot ko yun, pero bata pa ako nun. Sabi ko nga, yung inabot mo na lang, wag na yung bata ka pa, kasi lalabas ang edad ko eh. Napapanood na kita nun, Vic. Oo naman. Di ba, Absicom dati, ano ngayon ang tawag sa kanila? Napapakinggan na kita eh. PNP Aviation Security Group. Absi Group, alright. Absi Group, alright. Well, congratulations, okay. Ha? At hindi sila nagpapahinga dahil, well, we will never know. Huwag naman sana pare Raul. Pero alam mo na, tinatawag ng bulaga. Di ba? Yun ang medyo, ano yan eh. Okay. Huwag naman. So, yan ito yung pag-ulat. Back to you, Paring Vic. Maraming salamat si Raul Espera sa Ninoy Aquino International Airport. Tama ho yun dahil... Nako, hindi naman ho magwa-warning yan eh. Hindi ba? Huwag naman sana. Parang, di ba, ayusin lang muna natin ang sitwasyon and then maganda ho yung secure ang ating airport. Lalo-lalo na ho ngayon, limited, very limited ho ang biyahe. Anyway, babalik po ako. Huwag ho kayong alis. Marami pa ho tayong pag-uusapan. Tingnan ho natin. Well, inihintay pa rin ho natin ang magiging desisyon ng Interagency Task Force o ng mga alkalde ng lusod ng Maynila kung ano ho ba mangyayari dito sa ating Enhanced Community Quarantine o ECQ. Ito ho actually yung first salbo hanggang 20, 2 weeks hanggang 20, na medyo ang Malacanang daw, ang DOH, medyo nagpapahiwatig na baka, hindi ko sinasabi, allegedly, nakita nyo ho kahapon, 12,000? Would you believe 12,000? Ha? Ngayon, binabanatan ho nila ang OCTA, pero before, sabi ho ng OCTA, mid-August, K-15. Parang nagkakatotoo ho, pero sana nga, wag. Okay lang kung wag. But you know, ngayon, yung mga hindi ko maintindihan, binabatikos ang OCTA, yun naman eh data, hindi ko alam kung anong agenda nila. Di ba? Kung anong agenda nila. Pero kahapon po, highest, 12,000 something, 12,020, 12,021 something yata kahapon eh. Mag-ingat pa rin ho tayo ah. 10:30 na ho ng umaga, ito po si Big Dalyong Lima. Servisyo Lubos, oh, Chocheros, babalik po ako. Stay tuned. Servisyo Lubos, sa Chocheros. Ilan na ho sa mga nagiging problema ng tumatanggap ng ayuda, yun ho, iba ho kasi ang patakaran eh. Iba ho kasi ang pamaraan ng mga local government unit kung paano ho nagbibigay ng ayuda. Yung alphabetical, well, lalo na yung nasa huli ka, letter C, ang start ng apelido mo, letter Y, di ba? Letter W, medyo, paano yun? Dapat ano eh, dapat allotted talaga yan. Yung bang mga dumarating, at nagtatanong ho tayo ha, yun ho bang dumarating ng mga ayuda sa LGU eh, allotted yon for everybody from A to Z. Hindi ba? Paano ho yun? Kapag hindi inabot yung kunyari, letter N pa lang, ano yun? Next time ba, makukuha nila yung para doon sa una o it will be the same thing? Yung una pa rin ang makukuha nila. Hindi ba? Yun eh kung ang allotment lang para sa hanggang ganito karami tao lang, ano? Pero, what I know, sa ayuda for everybody eh, di ba? Tama, para sa lahat yan eh. Dahil ECQ eh, lalo na ho yung mga tinamaan. Yan ho ba'y may category? Kapag ikaw ba tipong may konting kaya sa buhay hindi ka nakasama, paano ho ba ang patakaran dyan? So, siguro bukas yes, tawagan natin ng DILG. Malaman natin ang patakaran. We're trying to do this para ho, you know, again, makatulong tayo ng impormasyon para sa mga tatanggap. Mapagbigay natin sa kanila yung mga impormasyon na dapat nilang malaman, yung mga karapatan nila.
And at the same time, malaman din natin kung paano ang pamamaraan. Diba? What does the yung mga nagbibigay ng ayuda, ano ho dapat naman ang i-expect nila sa mga pupunta? Kasi may mga LGU ho na maganda eh. Alright. Kunyari, all letter A. Surname ending in letter A, ganitong oras. Surname ending in letter B, ganitong oras. Systematic. Hindi magsasama-sama. Ang problema nga lang ho, eh, yung iba natin mga kababayan, sa kabila ho ng pagtanggap nila ng schedule na ganitong oras kayo pumunta, ay pupunta pa rin ho na mas maage. Well, kapag pinapunta ho kayo ng ganong oras, ibig sabihin may nakahanda ho para sa inyo. So no need to rush. Hindi ho dapat magmadali, hindi ho ba? Hintayin niyo yung oras ninyo dahil hindi nga ano eh, hindi nga iniiwasan nga eh, yung again, yung pagtitipon-tipon ng maraming tao. That's why they call it enhanced community quarantine. Hindi ba? Well, it's a good thing ang PNP na unawaan ni General Guillermo Villazar. Kung kukuha rin lang daw ng ayuda, bibigyan nila ng konsiderasyon kahit walang quarantine pass. Kasi sa loob lang naman ng barangay yan eh. Sa loob lang ng area nila yan eh. But they cannot go out. They cannot go out of their barangay. Lalo-lalo na, they cannot go out from the city. Hindi ba? Alright, malaman po rin po natin na health worker pa rin ho tayo. Meron ho tayo makakapanayam ngayon. Si Ginoong Marvin Layog. Florida Doctors Hospital. Mr. Layog, magandang umaga po. Si Big Lima. Hello? Andiyan ba si Marvin? Siya ho ang internal security ng Florida Doctors Hospital. Sila naka-assign sa COVID patient. Wala pa rin daw silang allowance. Yun ang mga nakakarating sa ating impormasyon. So, pararatingin ho natin yan sa mga kinaukulan. Kaya, iniisa-isa ho natin. Hindi ba? At, nakakalungkot ho. Nakakaawa ho, actually. Yung kanilang dinaranas. Kung totoo man ito. So, kailangan ho nating mapagalaman kung ano ho ang kalalagayan nila. Because we are talking every day of COVID-19, of Delta variant, of everything. Marami nagkakasakit. Paano naman ho yung mga tumitingin sa mga nagkakasakit? That should be our number one concern. Why? Dahil sila ho ang makakapagpagaling sa atin. Sila ho ang mag-aalaga sa atin. 40%, kagaya ng sinabi ni Melbert, 40% ang bumibitaw. Mamamalaki ho yun. That is almost half. Tama, di ba? That is almost half. Kung magpapatuloy ho yung ganyan, tapos may mababalitaan kang underspending ba yun, hindi ba? Eh, papano yun? Eh, medyo hindi maganda yun. So, nasa linya ho natin si Ginoong Marvin Layog. Mr. Layog, magandang umaga po. Magandang umaga po, sir. Opo. Saan po yung Florida Doctors Hospital? Florida Blanca ba yan? Yes, sir. Sa Valdez, Barangay Valdez. Ano po yan? Private? Private po siya, sir. Okay. Ano po ang tungkulin nyo riyan na Mr. Layog? Bali, isa po ako sa mga ano, sir, internal security, as in internal. Na what do you do if you're an internal security, Mr. Layog? Nag-assist po ng mga patient COVID din ng COVID patient. Right. Po. So, considered kayo very much as a frontliner, tama? Yes, sir. Okay. Ano ho ang po? Layog na layog. Kapampangan na kapampangan. May office mate ako dati sa ABS-CBN, si Vic Layog. Piloto ko yun. Napakagaling ho nun at napakabait. Si Vic Layog. Alright. Anyway, ano ho ang problema dyan sa Florida Hospital? Actually, sir, nag-file po kami ng reconsideration. For what? Sa SRA po, sa DOH po. Allowance? Oo, sir. Ngayon po, nag-file naman po kami ng reconsideration. And then, dumaan naman po ito sa HR namin, tinulungan bakit, po kami. Bakit reconsideration? Hindi ba dapat entitled kayo talaga doon? Why reconsideration? Ayun lang po yung pag-aalam namin, sir. Yung late lang po namin na alam po ito, sir. Okay, and then go ahead. Sige. Kasi po ang pag-aalam po namin, yung mga nurses lang po yung meron. Oh. Ah, okay. Kaya reconsideration, gusto nyo ring masama kayo. Yes po, sir. Okay. Bali, nung first na nagbigay po sila ng mga SRA, di po kami nakipag-ano. Dahil alam po na nga namin, mga nurses lang.
Aba, oo. Oh. Then since may, siyempre sa balabalita sa mga ibang hospital, may nakakuha din sila. So nag-question po kami sa mataas namin. Alright, ibig sabihin, Mr. Layog, yung ibang mga hospital, yung mga internal security, meron sila. Actually, sir, mga public, sir, kahit na outsource sila, nakakakuha sila, sir. Alright. Kailan kayo nag-file ng reconsideration? Kumbaga, apila, kailan? Itong August 3, sir. Kanino? Bali, sinabit po ng HR namin sa DOH, sir. Ah, sa DOH, sa regional, hindi sa local government? Hindi po, sir. Okay, go ahead, go ahead. Alright. So, what happened? Yun, sir, after itong... Kahapon, so, sir, wala po kaming, bali, wala po kaming malinaw na nakuhang sa, ano, sir, as per sa mga head namin. Ayun nga, sir, wala din po talaga daw kami. Magkano ba ang pinag-uusapan natin per ulo? Actually, sir, wala po akong idea kung magkano, sir. Okay, okay. Pero since na may napanood po sa YouTube, sa mga, ano, 5,000 daw per month yun, sir. Baba. Bali kung nag-start po daw yun nung December 20. Aba, malaki-laki yun. To June 28. So kung naanin mo sir, parang ano lang to sir, retro. Yeah, yeah, correct, okay. correct. Oo. Pero yung mga sinasabi mong ibang internal security, sa Pampanga yun, sa Pampanga o sa ibang lugar? Sa Pampanga lang sir. Sa Pampanga, tumanggap sila. Kailan sila tumanggap? Ever since? Well, sir, doon sa mga public, sir, ever since daw eh. Ah, magmula na nag-umpisa? Yes, sir. Oh, so ano ang naging katugunan sa inyo ng Department of Health? Yun nga, sir, yung dahil nag-file po kami ng reconsideration, wala nga po daw. As per ng aming head nun, sir, sa mga IDSAR namin. Sinight nyo ba na example yung mga nakakuha na internal security? Ginawa nyo bang basis yon sa inyong apela? Bali, sir, ang ano namin doon, tinanong din namin kung doon sa kanila, but sa mga IDS, sa IDSR namin. Mm-hmm. Eh, yun nga po, hindi po daw nila alam yung proseso ng DOH, kung paano nila ina-assess yun. Okay. Kayo ba, Mr. Layog, ay private security? Hindi po, sir, company. Company? What do you mean? Nasa ilalim kayo ng pangasiwa ng ospital? Yes, sir. Aba, eh, dapat nga kayo, kung frontliner kayo, maituturing. Kayo humaharap sa mga may COVID. Yes, sir. Alright, wag naman sana, no? Pero may mga kasamahan ka na bang tinamaan? Wala naman po, sir. Very good, very good. Pero yung mga frontliner dyan, let's say, pag-usapan natin yung ospital ninyo, may natatanggap ba yung mga frontliner pag tinatamaan sila? Yes, sir, yung mga nurses po. Sa okay. Rest po ng internal security, wala pa po kasing matamaan. Wala pa. Pero meron bang in-advise sa inyo ang HR na if ever, wag naman sana ulit, ganito ang makukuha nyo, ganito ang matatanggap ninyo, may ganun bang usapan? Wala pa, sir. Wala ay, pa. Dapat sinawin nyo yun. So ang inaasahan nyo lang ngayon, yung basic salary nyo from the hospital. Yes, sir. Yun lang po. Wala nang iba? Wala na. Yung hazard pay, sir. Hazard pay, of course. Yung hazard pay. Wala nang in connection with COVID. Wala nang allowance in connection with COVID. Yung inyong pagiging frontliner. Wala nang iba. Just the basic salary and yung hazard pay. Yes, sir. Ah, okay. So ano ang plano nyo ngayon? Ngayong hindi kayo nakakuha ng malinaw na sagot? Ngayon, sir, iniintay ko pa yung head namin kung anong magiging ano niya, sir. Kasi hindi po ako pwede mag-bypass sa head ko. Ah, okay. Pero empleyado kayo ng ospital, ah? Yes, sir. Alright. Sige. At least, baka nakarating sa ikinaukulan yan. If we can get Secretary Duque, eh, malaman natin kung paano. Basta you keep in touch, Mr. Layog. At higit sa lahat, mag-ingat po kayo yan sa Pampanga, ha? Yes, sir. Actually, sir, ang talagang pinakamin consider namin. Bakit po nadidina yung reconsideration namin sa DOH? Tignan natin, baka hindi nakakarating kay Secretary Duque yan at mapagbigay alam natin. Okay, kasi wala naman pakialam ang LGU dyan eh, no? If ever, eh, kilala naman natin si Governor Dennis, eh, mabait po yun at hindi kayo
hindi pagbibigyan nun. Alright, sige. Pero DOH muna tayo. Yun muna ang gusto nyong kasagutan. Wala kayo nakuhang maliwanag na sagot sa Department of Health. Yes, sir. Yun po. Okay, okay. Sige. We will keep in touch, Mr. Layog. Magtawagan tayo ulit. Mag-ingat kayo dyan, ha? Maraming salamat po, sir. Maraming salamat, Mr. Melvin Layog. Diyan po sa Florida Doctors Hospital. Okay. Well, bago sa pandinig ko yun, ano? Internal security. Pero hindi sila private security company. Sila huy under ng hospital. At can they be considered... Well, of course, they can be considered as a frontliner dahil... Di ba? Kung kawani sila ng hospital at tumaharap sila sa mga pasyente, obviously, sila huy ano... Sila huy miyembro ng ano, ng frontliner. Di ba? Siguro bukas na lang, hiyas. Para mas mahaba-haba ang oras natin. I do not know. Schedule mo na lang kay kapitbahay, kay Secretary Duque. Para mas mahaba-haba at marami tayong tatanungin sa kanya at marami po tayong gustong malaman kay Secretary Francisco Duque. Dahil ito nga hong issue ng COA, ito nga hong issue ng mga... nitong mga frontliner. Hindi ba? Kung totoo nga yung sinasabi ni Melbert na 40%. Okay, Secretary Duque, magandang umaga po. Big Lima. Yes, magandang umaga sa iyo, Vic. Okay. At sa lahat ng iyong taga-subaybay. Magandang umaga sa iyo, kapitbahay. Kamusta po yung reaction sa COA? Well, yan ay inatasan ko na ang akin Undersecretary for... Administration and Finance at saka yung Undersecretary for Procurement and Supply Chain para sagutin ang lahat ng mga findings na nire-report ng COA. Mm. Ang COA nagbigay ng 60 days dun sa kanilang sulat to submit our rejoinder dun sa bawat finding na kanilang inilista. Uh-huh. At yun ay ginagawa na ngayon. Pero kami hindi na mag-aantay hanggang September 30. Uh-huh. Ilalabas na kaagad lahat ng mga, sabit ka agad, lahat ng mga dokumento na kanila. Wala naman kayo tinatago eh. Ba't patatagilin nyo pa? Wala naman tinatago. Yes, correct. Kaagad natin ilalabas ito. At ako humihingi lang ng konting unawa dahil ang DOH, ang frontline agency sa lahat ng ating pandemic response. No? Maraming nagkakasakit na ating mga tao, may iba pang mga namatay, may mga alam mo yan, ano, nagka-quarantine, malaki ng Department of Health, no? Hindi naman as if tayo ay asa normal na sitwasyon. Lahat ito ginagawa natin under a state of public health emergency, di ba? Gaya ngayon, meron na naman tayong rumaragasang COVID-19, ano? So, konting unawa naman. At ang DOH, makakasiguro po kayo na makikikooperate yan at bukas ang tanggapan namin. Ano so, nung inuha ng COA yung 67.3? Hindi ko alam, kaya nga pinapasagot ko. Dahil syempre, malaking, hindi ko alam kung ito may tinutukoy nila yung bayanihan 1 and 2. Oo. Kasi kung bayanihan 1 and 2 na batas ito, na naglalaan ng pondo sa DOH para sa pandemic response, yes. Ito ay ang pangkalahatan, 79.7 billion. Kung ito yung kanilang tinutukoy, at ang 68.9 billion dito ay ginamit na hanggang December 31, 2020 para nga sa ating COVID response. Oho. Pero ang bayan 2, kung naalala mo, na-extend ang availability ng appropriations hanggang June 30. So, nagamit. Ito yung sinasabi nilang unutilized funds. Nagamit ito, ang 9 billion dito for the special risk allowance ng healthcare workers sa privado at pampublikong mga ospital, mga regular at mga contractual na mga empleyado, no? So, lahat naman ito ay may malinaw na mga batayan at kinakailangan lang maorganisa yung mga dokumento para nang sa ganun ay makakomply kami. Pero hindi na kami mag-aantay ng 60 days. Kaagalan hindi ba kayo nakapagsubmit dati ng explanation ng liquidation before? Oh, nakapag-submit naman. Kaya nga, nagtataka nga kami kasi ang sabi nung akin na USEC at ASEC, si Romy Ong, nung February, nagkaroon na ng exit conference at sinalakay na itong mga ito.
So, ang intindi ko doon ay pinag-usapan na kung ano-ano yung mga ginawa ng DOH patungkol sa kanilang recommendations, no? Patungkol sa kanilang mga findings, ito ba napigunan? So, oh, well and good. Okay. Hindi na maghihintay ng 60 days. Huwag na kayo maghintay. Hindi na. Kailangan talaga yan na ilabas lahat para paligawan ng taong bayan kung saan nagpunta ang pondo na ibinigay sa Department of Health para sa ating pandemic response. Alright. Kaya kami yung naman dito. Nagtatanong, ano ang sitwasyon ng ating ECQ? Will it be extended? Maaga pa para magsalita ng anuman extension. Pero kahapon ito si Mila, Secretary. Oh yes, tataas pa yan. Talagang tataas pa yan. Dahil yung epekto ng ECQ natin, maramdaman lang yan, two weeks after. After na nag-declare tayo ng ECQ, ibig sabihin yan, mag-uumpisa natin maramdaman ang ECQ. Malamang mga April 21, 22, August. August mga 21, 22. 2 weeks after ng ECQ tayo noong August 6. Ngayon, but are we expecting more vaccines to come? Oo naman. Meron naman tayong mga karagdagang mga bakuna na darating pa. At halinawa, dumami pa. At para maitaas natin sa NCR. Sa NCR kasi, as a 40% na yung atin two-dose inoculation. Yes, so, yes. Mailapit natin sa herd immunity target natin na 70%. Para mas kakaunti ang mga ospital, kakaunti ang mga posibleng pumanaw. Kahit na dumami ang kaso, ang mahalaga ay maiwasan ang severe to critical COVID infection, maiwasan ang hospitalization and deaths. Malapit-lapit na yun, 30% na lang para maging 70% sa NCR. Maganda-gandang balita na yun. Oo naman, kaya talagang kami patuloy na nakipag-unayan sa ating mga pamahalaan lokal para talagang hikayatin ang mamamayan nila na magpalista at magpabakuna, lalo na mga matatanda. Dahil sila pinanggagalingan ng malaking bilang ng pumapanaw. Oo, yung mga ineksyon sa bata, wala pa, no? Pinag-uusapan pa, no? Bakuna sa bata? Wala pa, kasi kulang pa nga para sa matatanda nga. Bakuna natin. Secretary, tama ho yun. Unahin mo na yung matatanda, yung bata susunod na yun. Tsaka naantay natin yung vaccine expert panel natin. Nag-aaralan kasi yan. Dahil syempre, ang desisyon naman ng IETF ay dumidepende yan sa mga expert panel natin, yung all experts group. Opo. Secretary, well said. Maraming salamat po. You stay safe. Maraming salamat po, kapitbahay. Ganun din sa inyo. Maraming salamat po. Okay. Secretary Francisco Duque III ng Department of Health. Nasagot niya. May sinabit na raw noon. Hindi niya alam. Saan ang peg ng COA naman. Titignan natin. Ha? At least nakuha natin yung side ng balita ng COA at yung pong side ng hinihinga ng explanation ng Department of Health. Alright? Maganda. Ang galing mo. Yes, isa kang alamat. Napakaganda ng programa natin today. Anyway, araw po tayo ngayon ng Thursday. Mag-ingat po tayong lahat. Makulimlim pa rin sa maraming bahagi ng Metro Manila. Mag-ingat po tayo. Huwag po tayong lumabas. Kundi rin lang po importante. Susunod na po, Yes Show, Topaz Show. Dito po sa DWIC. Ako po si Victor Leon Lima. Servicio Lubos sa 882. I'll see you tomorrow. Bye. Servicio Lubos sa 882.